Hello guys! Welcome back to my channel! As you can see sa ating title, today ay kakain po tayo ng Chowking! Over here, we have chicharap lumpia and one piece chicken or one Chinese... One piece Chinese style chicken. Meron din tayong pearl milk tea and meron din tayo ditong halo-halo. Both regular size po sila. So ngayon meron din ako ditong extra rice and meron din akong another chicken na luto ni Dada and meron din adobo na luto kahapon. So ayan, dahil natira, kakainin natin siya. Pero hindi naman lahat, of course. Ito yung lumpia platter siya. So 12 pieces. So kung hindi pa kayo kumakain ng breakfast, lunch, and dinner, tara, sabay-sabay na tayo. Let's eat na! So unahin natin ngayon ay ang lumpia. So lumpia tayo, then sunod-sunod na. So meron tayong sausawan dito, suka, and meron din ditong sausawan na sweet and sour sauce. So mamaya tatry natin yan. Dito muna tayo sa suka. Tikman natin kung masarap yung suka ng Chowking. Ngayon lang ako nakakita ng suka ng Chowking. Siguro dahil matagal lang akong kumakain, hindi nakakakain sa Chowking. Kaya hindi ko siya alam. So ayun no, masarap yung suka nila. Yung pagkadurog ng sili, saktong-sakto lang din sa suka, hindi siya ganun kaanghang, tamang-tama lang. Tapos yung suka hindi ganun kaasim, tamang-tama lang din siya dun sa lumpia. Kaya perfect siyang pang-sausaw. So ang gusto ko sa lumpia ng Chowking is yung makikita mo talaga na parang pure pork siya or siguro na halo na rin nila yung flour. Pero hindi ko alam kung ano yung ibang sahong. Pero ang nakikita ko lang orange versus yung siguro carrots yan. Tapos siguro pure meat lang talaga yung ginagamit nila. Try naman natin yung sweet and sour na ilalagay dito sa may lumpia. Ito usually... Ito talaga yung ginagamit kong sausawan para sa lumpia. Kasi ito talaga yung sausawan niya, yung sweet and sour. Or yung ketchup, pwede rin. Isa sa magandang characteristics ng lumpia nila, hindi masyadong makapal yung wrapper. Tapos yung laman niya talagang siksik. Tapos masarap din siya sa sausawan, both suka and yung sweet and sour. So masarap din siyang ipang-ulam sa kanin. Kasi yung iba pinapapak lang nila. And of course, mga handaan, ito yung hindi mawawala na hinahanap ng mga usual or yung mga hinahanap ng mga bisita. Minsan pag gumagawa ako ng lumpia, nilalagyan ko siya ng bread, yung tasty, tapos dudurugin ko siya, ginagawa ko siyang extender para dumami siya, tapos mas maging malasa. O di kaya, yung singkamas, para meron dyan manamis, tas matubig. Parang, basta pang dagdag lasa lang din siya, tsaka extender, para dumami. Lumpia ni Jollibee, at tsaka lumpia ni Chowking, halos parehas lang. Siguro kasi isa lang din yung supplier nila. So parang ganun lang din yung lasa, ganun din lang yung laki. Same na same lang din sila. Punta na tayo sa chicken. Itong chicken nila maliit lang din. Parang katulad nung sa Jollibee, sa McDonald's, tsaka sa KFC. So maliit lang din siya. Siguro nga pag take out, maliit lang talaga dapat. Pero parang lugi yung ano. Lugi yung nagpa-deliver. Kasi nagbayad sila ng delivery fee. Tapos yung sa online medyo may patong pa. So parang... unfair naman dun sa nagpa-take out kasi ang late nung dineliver sa kanila. So may chicken din ako dito, niluto ni Dada. Actually, mas masarap pa talaga sa dito. Mas masarap kaysa sa Chowking. Mas malasa. Kasi maalat eh. Sa Chowking kasi medyo light lang yung pagkakatimpla. Buti yung breading dito hindi makapal eh. Pag ganun mo, pag kuha mo ng balat, kasi ang nipis lang niya, parang siguro isang coat lang ng breading to. Hindi katulad nung sa McDo, sa Jollibee at saka sa Chowking, ay sa KFC. Ang kapal talaga ng breading nila.
Try natin sa sweet and sour itong chicken. Tingnan natin kung anong lasa niya. Usually kasi, di ba, ang sausawan talaga nitong chicken is gravy. Eh, walang gravy dito ngayon. Siguro walang gravy yung chowking. Yung chicken nila hindi maalat. Hindi din siya makunat. Saktong-sakto lang. Dahil mas okay siya kaysa dun sa tatong nauna. Okay lang magmukhang maliit basta malaman. Hindi yung katulad nung sa kanila, maliit na nga ang kapal pa ng breading. Yun yung pinagkaiba nila. So ngayon buksan natin itong halo-halo kasi medyo natutunaw na siya. Yung ice cream niya natutunaw na rin sa loob. Parang ube ice cream yung nilagay nila instead na yung literal na ube halaya. And then, yung gusto ko dito sa halo-halo nila, maraming sahog. Namiss ko yung halo-halo nila. Ang sarap. May ketchup lang. Gusto ko sa halo-halo nila, sakto lang yung tamis, sakto lang din yung dami ng yelo or yung nilagay ng yelo. Nag-blend naman yung lasa nila, hindi siya ganun katamis, hindi rin kulang sa tamis. Saktong-sakto lang yung pagkakalagay ng ice cream kasi siguro humalo na yung ice cream dun sa pinakasahog niya. Tapos yung gata, saktong-sakto lang din, kaya okay siya sa akin. So yun, nagkamali ako ng order. Hindi ko alam na meron palang chicharap yung rice, kaya nabadoble tuloy. Pero okay lang. Okay. Para pala sa chicharap yung suka. Hindi pala para dun sa chicken o dun sa lumpia. Sarap. Perfect pang lunch. Ayun, chicken naman tayo ni Dada. Chicken ni Dada. Ito namang adobo. Sabon natin. Ito yung isa sa mga favorite kong ulam. Tsaka sinigang. Ang sarap niya. Swear. Ang dami niyang sili. So far, chicken ni Chowking yung nagugustuhan ko. Pagkatapos kong matikman yun sa Jollibee, McDonald's, at saka din sa KFC. Tikman naman natin tong kanilang pearl milk tea. Yung straw mas malaki pa dun sa baso. Haluin natin para yung syrup, kung meron man nilagay na syrup, mahalo. Yung kulay niya, kulay milk tea. Yung lasa, may nalalasahan akong lasa ng tea, syempre. Hindi katulad nung sa Jollibee, yung milk tea nila na yung brown sugar, halos hindi mo na malasahan yung tea. Hindi katulad dito, talagang lasang lasa yung tea. Masarap. Saktong-sakto lang din yung lasa niya. Kung mahilig kayo sa hindi ganun katamis na milk tea, perfect tong pearl milk tea nila. Tapos lasang-lasa pa yung tea, kaya okay siya.
Sabi ng professor ko maging resourceful daw. Kaya yung takip nung sa halo-halo, ginawa ko sa lagayan nitong sweet and sour para doon sa sausawan. Ang sarap sana ito nung lumpia kung may spaghetti. Perfect handaan talaga. Sa so, ito ng adobo, gusto ko both parang 50-50 yung mantika, 50 din yung toyo. Masarap kasi siyang ihalo sa kanin. So let's go na. Dito na tayo sa adobo. Maubusan natin yung chicken ni Chow King. Masarap siya guys. Walang masyadong buto, malaman talaga. Yung butong nakuha ko parang ito lang, yung maliit na to, tsaka ito para nasa dulo. Yun siya guys. Tsaka itong isa. Sarap. Kayo ba? Share nyo naman. Comment nyo naman sa baba. Favorite nyong meal sa Chow King. Tapos, favorite nyo rin luto ng adobo at saka ng chicken. So, hindi ko nabubuksan yung kanin kasi meron naman ako dito at saka mauubos yung kanin ko dito. Later na lang siguro yan. Meron pa naman din lumpia dito. So, yun. Pwede pa kulang mamaya. Tapioca niya, parang ersaw. Masarap. So, kalkalin natin yung mga sahog nitong halo-halo. Ayan, merong sago, merong soybeans, merong saging, merong gulaman, may leche flan, ano pa ba to? Hindi ko alam yung color, munggo ata yun yung color black. Ayun lang, so yun yung nakita ko. Tapos kanina meron siyang ice cream na natunaw na. Masarap yung halo-halo nila malasa. So that's all for our video today. So thank you so much for watching and thank you so much sa pagsabay. So meron tayong natitirang chicharap pa, meron pang lumpia, meron pang rice. Tapos wala nang milk tea, pero may halo-halo pa kalahati pa. So that's all for today. Thank you so much for watching and I hope you like this video. At kung bago ka lang sa akin channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo whenever I upload a new videos. And baka meron po kayong mga gustong ipatikim or gustong ipagawang video na related sa food, you can comment down below nang sa ganun magawa natin yan ng video next time. So hanggang dito na lang po. See you soon sa next video. Salamat, ingat, and God bless everyone.